this is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow. Let's go! But they've peace! Gone out the window of this car. Ops, teka lang. Meron ka pa shoutout sa atin noong nakaraan, last 2 days ago. So, shoutout sa iyo, Sir De La Cruz, Sir Nan 8198. So, mabuhay ka, happy fishkeeping sa iyo. At, mag-ingat ka palagi. Balik tayo sa video. Let's go! Good morning guys! Welcome back ulit kay Daddy Han. Sana napadod yung last video natin na bumili tayo ng telescene dito sa GoPro natin. Kaya ayan, nagagamit ko na. Ayan o. Ayan, kinuha ni Tintin kasi yung mga blue polar namin. At ibibigay namin sa aming kapitbahay. Marami-rami rin to ha. Mga ilan to Han? More than 10 na blue polar parrot. Tsaka albino. Wala na. Mami, isa na lang! Okay. May papakita ko sa inyo mamaya, pero surprise muna kasi excited din tayo, kaya mamaya na natin, mamaya ko na ipapakita. Pakita ko sa inyo, meron tayong binili sa Shopee. Ayan siya. Dumating to nung Wednesday yata. Tagal-tagal na rin, ngayon ko lang siya i-unbox. Siguro pag binuksan ko to, malalaman niya na kung ano yung ilalagay natin sa ating shallow tank. So tara, unbox natin. Let's go! Ako ng tape. Ah, tinape mo? Very good ba? Kasi inopen mo, parang yung keyboard ni Daddy. Tapos eto, inopen mo ulit. Tapos tinape. And makikita nyo guys, may mga masking tape. Kasi inopen na naman po ni Tintin yung aking mga order. Pakita ko rin sa inyo mamaya, hindi naman siya fish related. Kasi gumawa na tayo ng keyboard na galing Shopee. Di ba nang sabi ko dun sa recent vlog natin, yung Shopee ko na lang yung keyboard. Kaya yun, dumating din nung Thursday yata, pagising ko, nakabukas na. At siya pa unang nag-unbox. Kaya ito, binuksan din niya, kaya ginawa niya. Ayan, tinipan niya kasi sabi ko, i-video ko bago ko buksan. Kaya ang ginawa niya, ayan, tinipan niya. Pero hindi ko pa nakikita kung anong laman ito, guys. Ayan pa lang talaga. One down. Two down. Boxer down. May spoil mo na agad, eh. Ito pa nga lang, bubusan ko pa lang, eh. Na-spoil na agad, eh. Ito, guys, three down. Open natin. Tapos, sasaksak ko rin. Para makita niya. Ayan guys, so dito pa lang malalaman niyo na ako ano yung ilalagay natin sa ating shallow tank. Lagyan natin ngayon. Kabit natin. Ito guys, ito yung ating UVA plus UVB na lamp. Tortoise lamp. Ayan na, in-spoil ko na kayo kung ano yung lalagay natin. Ang kinuha ko lang ay yung 25 watts lang. Ayan o, kabit natin. Pero meron pang choices dun sa Shopee guys na 50 watts. Pero ang kinuha muna is 20. Try muna natin. Let's go! Daddy, klaro na yung light dito. Okay. Yeah, very good ah. Wow! Then, yan, kinilang ko lang siya dun sa ating bracket ng stand. Then, hindi ko pa alam talaga yung design guys kung saan ang basking area ng turtle natin. Siguro isang linggo ko nang ini-imagine guys kung saan ko nga ba ilalagay yung basking, kung anong setup, anong design. Wala talaga ako mapili kung saan ang basking area niya. Kung sa dulong dulo ba, sa gitna, or dito, or doon. Basta hindi ko talaga alam. Bahala na mamaya kasi depende rin sa budget at bibili tayo mamaya ng bato. Huwag mong subukan
masisira ang buhay mo. May pang-design natin dito at sun, kaya abangan niyo yun, guys. Let's go, excited na ako. Balikan ko ulit kayo, luto lang tayo. Ayun guys, napag-prito na tayo ngayon ng galamdong makikita nyo. So yung mga sahin natin, pinirito natin. So comment naman kayo dyan kung ganun din kayo pag nagluluto kayo ng mga isda. Pag tilapia, iniisip nyo, cichlids or Oscar yung niluluto nyo. Then pag bangus, ganun din, parang ano rin yun eh. Parang sahin din yung bangus eh, di ba pag lumaki. Napapaisip ko yun na kamukha nung alaga nyo yung piniprito nyo. So ayun, comment kayo dyan. Then ito yung ating shallow tank. Tapos binuksan ko na rin yung ilaw ng ating shallow tank. Diba kasi, ayan, kung makikita nyo, dito sa likod nilagay yung ilaw natin. Na galing sa 75 gallons natin. Tinabi natin kasi nga gagamitin natin. Then, naka-cable tayo lang siya magkabilang dulo. Tapos nakatago siya para hindi kita. Then, ito yung ating UVA plus UVB lamp. Ayan, ang init pala. Oh. Galing. Ang init pala nito, Steve. Patingin ko muna. Magsasunbaiting talaga yung turtle natin dito. Ang init niya talaga. Ramdam na ramdam yung init. Kaya yan, prepare lang natin, tapos pagkakain, sisibat tayo, bibili tayo sandali. Ayun na guys, tapos na tayo kumain, tapos na tayo mananghalian din. At pupunta tayo ngayon dito sa dati kong binibilan noong nagsimula tayo mag-fish keeping. Dito lang to guys sa may bandang Fairview. Hindi tayo ngayon magmiminda ng avenue kasi masyadong malayo or baka traffic. Tsaka anong oras na, 3 o'clock na rin ng hapon. At pag nag-Mindanao tayo, baka medyo matraffic tayo. Kung taga Nova Riches kayo, taga Fairview kayo, alam ko na dadaanan ito sa may lagpas ng LTO Nova Riches, yung way na pa Commonwealth. Yung mga nasa African cichlids natin guys, yung mga baturon, dito ko binila sa Fairview pa. Ayun guys, nandito na tayo. Eto, familiar kayo dito. Along Commonwealth, marami dito. Ayun yung mga bilihan ng mga garden, oh, pati mga bato. Hanggang dun yan guys sa may Jollibee. So hindi ko alam kung saan tayo bibili dito. Pero yung dating binibilan ko is andun sa may kanto ng Jollibee. Tingnan tayo ng mga bato rito ah. Kung meron dito yung hinahanap natin. Dito, try natin dito. Mukhang marami dito eh. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Fairview. Hi boss! Anong tawag sa ganito mga bato? Greenstone ho, sir. Ha? Greenstone. Greenstone? Opo. Pang-ano sana, pang-aquarium eh. Yung corals, sir. Gusto mo, sir? Ha? Corals. Hindi, may pagong eh. Para pahingahan ng pagong. Yung ano, ganito, sir. Mga river kaya? Pwede na, no? River? Yeah, pwede rin, sir. May malalaki ka niyan? Dito? Oo. Bukod dyan. Ah, ganyan lang, sir. Ay, ito, ano bang ano to? Yan, pwede rin yan, sir. Woodstone, woodstone ba yan? Oo. Woodstone. Meron po pili saan, ganyan din yung alaga niya pag umutin eh. Copy niya tayo, yung NBI. Ano? Para daw medyo nakakaahon-ahon daw. Oo, oh, yun nakakaahon na. Ang ginawa niya is style din yung pag-ganyan eh. Pag anong... yun nga yun, medyo nakakaahon nga yung pagong eh. So hindi natin alam guys kung ano yung kunin natin. Magkano per kilo dyan boss? Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Fairview. Ayan, so maraming choices dito guys. May mga pebbles din sila dito, mini pebbles, ayan o. Oh. Ito rin ang ginagamit natin, oh. Meron din sila oh. Sa 20 gallons natin. Hindi ko alam kung anong tawag dito, parang Riverstone na maliliit. Tapos mga 7 colors, meron din sila dito. Tapos marbles, meron din. Tag 30, pero pipilangin ito ng maganda-ganda. 30 pieces ko. Kada piraso? Mm-hmm. Eh dito, dito muna. 120 yan sir. O kaya ganito na lang kaya boss, para mas gusto ko yung kulay nito. Ilan yun? Ah, isang piraso. Ganon din dito, ganon din presyo. Hmm. Ito pwede na nga sa iba, pinaka-ibabaw to. Or hanapan mo ba ako na medyo maganda-ganda pa? Kasi parang ganyan ang gagawin ko eh, patong-patong na ganyan, no? Hmm. Tapos pinakadulo niya, ano na, medyo malapad na flat. Para din yung pahingaan ng pagong. Ano pala pangalan mo, boss? Ah, Efrin po. Ha? Efrin. Efrin? Opo. Ako kasama ko si Kuya Efrin dito, bubuhin namin yung ano, pahingaan ng pagong natin. Ayan, pwede ganyan patong-patong. Pero medyo ano pa, mas ano pa siya? Medyo mababa. Ma 4 foot kasi yung aquarium ko eh. Hmm? Eh medyo mahaba-haba siya eh. So hindi natin alam guys kung greenstone or woodstone yung gagamitin ko. Hindi na pala mag-decide. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold.
I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me to tomorrow. Init. Init dito. Ito guys, sinabuo natin ano, bathing area ng ating pagong. Well, thank you ah. Thank you. Ayun na guys, nakabalik na tayo sa bahay natin. Kasalukuyang nilalabas namin ngayon yung... Hello guys! Hello! Ayun, nilalabas natin yung mga bato, tsaka yung buhangin. Nakauwi tayo ng bahay ngayon. Galing tayo doon sa Fairview, di ba? Bumili tayo ng buha lang bato tsaka buhangin. So ito nilalabas namin. Oh, tinsay yung mga small stones. Ito yung mga binili nating bato. Greenstone yung tawag nila dito. Ayan, di ba kung makikita nyo, binubuo natin kanina dun sa kalsada. Ito. Ang problema ko ngayon, paano ko ulit siya bubuin? Natulad ng hinawa ko kanina. Pero try natin. Tapos bumili tayo ng silica na sand dito. Kalahating sako. 25 kilo yata to or 30 kilos yata. Then, recap ko lang pala. Ang size na itong tank natin ay 4 feet ang haba niya. Tapos, ang lapad naman niya ay 18 inches. Then, ang height niya ay 12 inches. Then, ito yung binili nating turtle lamp na UVA, UVB lamp. Tapos, dimmable na rin siya. Sa Shopee ko to guys, binili. Itong lamp natin. Let's go. Try na natin buuin yung ating shallow tank. At, hindi ko pa alam. Siguro, ang lalagay yung isda dito ay rainbow fish. Neon rainbow fish at Bosman rainbow fish yung lalagay ko dito. Kasama nung rest natin na turtle. Shoutout nga pala sa'yo, sir, ng Aquafilia. Saan nila tayo bumili ng external filter natin? Ang gamit natin ay yung Cosmic Classic. Pero sa tingin ko, gagamit pa tayo ng isa pang filter dito. Para, kasi ito 400 liter per hour lang tong external natin eh. Itong canister natin. So, balak ko siya, siguro, ilalagay ko yung canister na yon siguro dito sa kaliwa. Tapos, bibili pa ako ng isang Hippo brand na hangon box. Siguro doon ko ilalagay. Kasi 750 liter per hour yun eh. Eh yung canister ko ay 400 liter per hour lang. Kaya hating ko kailangan pandagdagan. Katulad yun na dun sa ano natin, 15 gallons. Tapos ayun, so let's go, lagay natin ngayon yung ano, yung buhangin. So tara tara, let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go! At ayun, maraming salamat pala sa iyo sir ng Aquafilia at naka-discount pa tayo ng external canister filter. So ayun sir, maraming salamat ulit. Ipo-post ko dito yung Facebook page ni Aquafilia sa mga malapit dyan sa mga taga North Caloocan. Ayun guys, silica pala yung binili nating sand para dito sa shallow natin. And then ito, yung sa 100 gallons natin, silica din yung gamit ko. Meron pa tayo dito na pumice, kaso sa black box natin may mga pumice pa tayo dyan. Kaso malalaki kasi yung pupo ng turtle daw eh. Kaya siguro pag nag-pumice tayo, may hirapan tayo malaman kung pupo nga ba yun o yung substrate natin. Kaya ayun, mas pinili ko yung silica para mas visible yung mga pupo ng turtle natin. Let's go, let's go! tumulong po mga kaibigan! Oh, tumatulong po! Tumulong po mga kaibigan! Ari po! Oh, sige lang. Paano ito sisimula? Ito yung sisimula. Ito yung sisimula ngayon, ha? So, ayun kayo. Bisa na. So... lagay ko muna ngayon yung silica sand dito sa ating shallow tank. Ayun na nga guys. Di ba kanina dun sa binili natin sa Fairview, ay binuo natin itong boxing area ng pagong natin. Yun nga lang, hindi ko alam pa paano na siya ulitin ngayon. Dapat pala pinituran natin para maulit ko yung ginawa kong design kanina dun sa Fairview, dun sa kalsada. Ayun guys, nalagay natin ngayon yung silica sand. Siguro nasa around 2 inch or 1 and a half
yung kapal nito. And yun, kinapalang ko kasi nga malalaki yung bato natin. Yung tipak na greenstone natin ay malalaki. Kaya kailangan kapalan natin yung sand. Ang kuha ko pala dito guys sa set na to, kasama yun dun sa tank, lahat na to ay nasa around 250 pesos dun sa may Fairview. Tapos dito naman sa isang sako natin ay 300 pesos silica. Then ayun, yun lang yung binili natin kanina sa Fairview. Isang 300 pesos tsaka isang 250. Ini-imagine ko pa ngayon yung ginawa ko kanina ng basking ng turtle natin. Kaya nagpapahinga muna tayo dito. Ayun guys, balik ako kayo. Okay na ngayon yung ating shallow tank. Nalagay ko na yung mga batong binili natin na greenstone yata kung tawagin. Kasi yung pinagbilan natin, ang tawag daw nila dito ay greenstone, pati yung ating silica sand. Ito na ngayon yung tank natin para sa rest turtle at dun sa ating. Bala ko ilagay dito pala guys ay Bosmani rainbow fish at neon rainbow fish. Bali, ito yung pinaka basking area niya. Medyo malapad naman siya. Yan yung ginawa kong basking area niya. Tapos siguro ang tubig dito ay hanggang dito lang siguro ang tubig na gagawin natin. Basta yung makakakyat lang sila. Then dito, pwede naman sila makakyat dito eh. Tsaka dito sa harapan. Ayan, kung makikita nyo, yan yung ating hardscape ng ating rest turtle. Nakakalusot din dyan yung ating mga bottom feeders, pati yung ating mga rainbow fish. Kaya ayan, try natin buksan yung UVB lamp nila at UVA lamp. Ganyan ang itsura niya pag nakabukas yung UVB lamp ng turtle natin. Ayan guys, ngayon refill tayo ng tubig. Ayan guys, nabuhan natin ngayon yung shallow tank natin. Medyo may binago lang tayo. Tinanggal ko na to dito para mas stable siya. Ayan, hindi naman na siya gumagalaw. Medyo mahirap na siya tansyahin talaga guys, na dapat talaga hindi siya gagalaw para safe din yung tank natin. Ayan, all goods na lahat, intact naman na lahat. Kanina kasi may gewang eh. Pero ito wala naman. Gegewang lang siya pag pinilit mo. Ayan, walang gewang na. Pati dito, lahat naman pati gilid, wala na rin gewang. Huwag mo lang talaga ipipilitin. Kaya gagalaw talaga siya. Pero ayan, hindi naman na kayang itulak ng mga isda natin yan eh. Kaya ayan, all goods na yan. Then ito mga pebbles na lang ilalagay natin dito. Looking like a thunderstorm, oh, here we go, go. You're easy to remember, so hard to forget. Yung pebbles na to guys, ito pa yung binili natin nung nag-set up tayo ng 20 gallons na yan. Ayun, no? Kalahating sako rin yung binili natin eh. Kaya marami-rami pa tayong pebbles na natira. Kaya pala nang wala yung plastic ginamit natin sa sand. Oo nga. Yung nga yun, ginamit nga natin. Siguro okay na yung ganito karaming tubig para sa akin, para dito na yung basking area nila. Tapos guys, ito, ayan, madumi yung substrate natin, yung sand ng silica. Ang daming debris sa ibabaw. Tanggalin muna natin, tapos siguro magtanggal ulit tayo ng tubig. Medyo nabawasan ko na ngayon yung mga debris sa ibabaw na galing doon sa silica sand natin. Kasi diba hindi naman, hindi ko binanlawan to. Direct ako na kaya maraming ano sa ibabaw, ang tawag, hindi ko alam kung anong tawag eh. Kabit ko na ngayon yung ano natin, canister. Make love in every way, yeah.
ayun na, hindi ko inabalikan kanina kasi gawa nga, no, ang hirap talaga, sumakit yung kamay ko, kakapihit ng hose ng mga ano natin, ng mga canister natin. Yung iba ginagawa nila, alam ko nilalagay nila ata ng mantika eh, pampadulas yata yung ginagawa nila. Pero ako wala kasi ako nilagay, kaya ayan, yung kamay ko namumula-mula pa, ayun no. Pero ayan, all goods na yung ating shallow tank para sa mga rest turtle natin. Dito ko nilagay yung ating canister filter. Tapos, bibili ulit tayo ng hang-on back para dito. Kasi medyo wala ng current or wala ng ano yung tubig. Stagnant na yung tubig dito eh. Tapos, itong sponge filter natin na to sa 100 gallons, ililipat ko mamaya. Talagay ko dun sa dulo para kahit paano makapag-cycle ng mabilis itong ating shallow tank. Kasi bukas, ililipat ko na yung mga red ear slider natin dito sa ating shallow tank. Ayan, pansamantalayan muna yung basking area nila. Magikis sila. Ayan, yung sponge filter na 100 gallons, nilipat ko muna dito. Then, irarun ko muna dito siguro mga 24 hours. Tapos, anti-chlorine meron na rin yan. Tapos, nitrifying bacteria meron na rin. Tignan ko kung makabili tayo ng feeders bukas. Para malagyan ko ng feeders to kahit 2 piraso lang. Para magkaroon lang ng ammonia yung tank natin. Kasi meron itong nitrifying bacteria eh. Ayun, ang oras natin ay 10:30. Hindi ko na malaya, hindi ko kayo nabalikan. Kakatitig dito sa ating mga rest turtle. Tuwan-tuwa kasi ako. Isang oras na pala akong nakatitig sa kanila dito. Ayun, oh. Hindi kita sa camera kasi. Pero ayun, napaakit nila. Tumipikit-pikit pa eh. Tsaka talagang tumikitig sila dun sa ano nila. Sa nag-aalaga sa kanila. Parang tinitingnan talaga nila maigi yung mukha eh. Kaya kit na kit talaga tayo sa kanila eh. Hirap din na magpakain kanina. Tinuturuan ko kasi pakainin eh. Kahit isang pirasong pellet lang. Yung maliliit yung pangano natin, pang live bearer natin na ano, pagkain. Yung isang rest natin natuto na, na nakain niya na yung isang binigay ko. Tapos yung dalawa, hindi pa yata nila alam eh, pero bukas siguro. Ayun, lumalapit na yung isa sa akin eh. Siya siguro yung ano, yung kumain kanina nung pinakain ko. Kaya alam niya na pag lumapit ako, lumalapit na rin siya. Tapos siguro stay ko muna yung ilaw nila dito kahit mga bago ako matulog para ano lang. Pero pamaya pagtulog ko, papatingan ko ano nila. Papatingan ko na rin itong UVB light nila. Nagdadaganan pa yung mga yung tatlo na to. Ang cute eh. Lalo na pag linalabas nila yung ulo nila sa tubig. Baka cute. Kung meron tayong subscriber dyan na nag-aalaga rin ng rest turtle, pa-comment naman ako dyan para first time ko kasi mag-aalaga ng rest turtle, so wala pa talaga akong alam. Tamang research lang ako, tamang sali sa mga FB page na nag-rest. Then, ayun, yun lang, basa-basa lang ako, nagbabasa-basa lang ako dun. Kaya, ayun, so comment naman kayo dyan kung meron tayong subscriber na nag-aalaga rin ng rest turtle para, ayun, pa-share naman ako ng mga tips or idea sa pag-aalaga ng rest turtle. Ayun, maraming salamat guys. Then ayun, tuwan-tuwa rin pala ako dito sa mga ano, Thai microcrabs natin. Dahil ayun oh, kanina may nakita akong tatlo dito naglalaro. Tatlong Thai microcrabs. Kaya ayun, natagalan din ako dito kanina. Kakatitig din dito sa mga neon tetras natin tsaka dun sa Thai microcrabs. Tapos samahan mo pa, nung tatlong cute na yun. Kaya hindi ko na kayo nabalik ka kanina, kakaano sa kanila. Kakatitig lang din kasi syempre busy rin sa trabaho. Hindi ko rin mabantayan ang husto itong mga aquarium natin. Tamang sulyap lang pero ayun. Pero yung mismo titig ka medyo hindi ko nagagawa kasi pag weekdays eh. Kaya ayun, halos isang oras ka lang. Magdadalawang oras yata ako kasi natapos ako kumain siguro mga 8:30. Then pagting ko ngayon 10:30 na. Hindi ko na namalayan yung oras. Kaya ayan, ito yung mga tatlong safe room natin. Si 1, 2, 3, ayan no. Tapos ayun, wala na yung dwarf Sagittaria na dito. Na-upload na kasi ng mga safe room natin. Yun pala guys, yung comment ko lang din pala dito sa bamboo holder natin. Parang lumalambot siya pag nakababad sa tubig. Pero di ba yun naman talaga yung purpose niya, talagang nakalubog sa tubig. Ewan ko ba dito, lumalambot yung pagka-plastic niya, kaya ang daling mabend. So ayan, yun lang naman yung feedback ko dyan sa bamboo holder natin. Pero dito, wala pang nababali dito sa mga to eh. Siguro ilang weeks ko tong pinatayan ng ilaw. Kasi alam niyo naman guys, itong garahe natin minsan, syempre pag weekend, dito ang mga tropa. Napapa-shot tayo dito sa garahe natin. So pag inabot kami ng alas 3 na madaling araw, ganun din yung ilaw ng mga aquarium natin. Alas 3 ko rin na madaling araw pinapatay. Kaya ayun, kung mapapansin nyo, ayan medyo nag-algae yung mga plants natin. Pero ngayon nababawasan na kasi 2 days ko yata hindi sinindihan yung ilaw nito. Kaya medyo bumabalik na yung pagka-green nila. Pero nung nakaraan kasi, puro algae yan. Eto hindi naman ganun kasi sobrang daming halaman na ito. Kaya hindi kaya ng algae mag-build up dito sa mga halaman natin dahil sobrang kapal na nito. Ayan no. Kaya natatalo na yung algae sa kanila sa mga halaman natin eh. Eh dito medyo hindi naman ganun kakapalan yung mga halaman natin. Kaya ayun, nagkakaroon ng algae yung mga plants natin. Ayun guys, ilalagay ko pala dito yung nagastos natin sa ating shallow tank.
Ang bili ko dito sa rimless natin na 1/4 glass ay 1.5 kay Sir Alexander Torres ng Art Pet House. Then etong sa green stone natin na parang slate stone, ewan ko, tawag nila green stone sa pinagbilang ko. Ang bili ko dito ay 250 pesos. Nasa ano na to, around sa tingin ko 20 kilos mahigit na yan. 250 lang bili natin. Then yung mga pebbles kasi, gamit ko na yun nun pa sa 20 gallons natin. Kaya hindi ko sasama sa budget natin. Ang bili ko sa sand naman ito, silica, nagkakahalaga ng 300 pesos. Siguro around 25 kilos to 30 kilos yung ano ko, yung binili ko. Meron pa tayong sobra nandito sa black box natin. Then next naman natin, ang next kong binili ay itong canister filter natin na Cosmic Brand Classic. Ang bili ko dito ay 850 kasi discounted tayo kay Sir ng Aquafilia. Hindi kasama syempre yung ilaw natin na to at yung sponge filter na yun kasi matagal ginamit, ano, kasi gamit ko na yan dito. Then ayun, yung UVB UVA lamp pala ang bili ko doon ay nasa around 500 plus pesos kasama na yung holder at yung mismong bombilya. Then ito yung mga spiderwood natin, dati ko na rin kasing gamit yun kaya hindi ko na isasama. Then yung rest turtle natin, tatlong piraso binili ko, nagkakahalaga siya ng 300 ba o 350, nasa ganyan 350 isa yung rest turtle na binili natin. Ayun guys, yun yung nagastos natin sa pagbili, sa pagbuo or sa pagbuild nitong shallow tank natin na para sa rest turtle natin. Hindi ko na masyadong dinatali kasi alam nyo na yun talaga yung pagbuo na ito. Yun, linagi ko lang yung sand, patong-patong ng bato para sa basking area nila. Sabay nyo lang yung mga pebbles dyan. Tapos, ayun, pagganahin nyo na yung canister filter, tapos pag gumana na, lagyan nyo na yung mga kailangan. Antichlorine, then beneficial bacteria, yun nga lang, wala pang ammonia yan, kaya hindi pa wala pang pagkain ng beneficial bacteria natin. Minsan ang ginagawa ko dati talaga, nung wala pa, nung konti pa lang yung mga tanks ko, ang ginagawa ko, bumibili ako ng feeders. Mga 10 pieces na feeders binibili ko para lang magkaroon ng ammonia yung tanks natin. Syempre papakainin yung mga feeders, 'di ba? Magpupupo 'yun. Kaya eto, baka bukas bumili tayo ng 3 pirasong feeders muna. Then ayun, tignan natin. Tapos yung paglipat din ng rest turtle natin, syempre update ko ay doon. Ang oras siguro natin ay madaling araw na naman. Ayun, maraming salamat pala sa nanood, guys. Sana nag-enjoy kayo at sana nagustuhan niyo yung bagong build natin. Then ayun guys, kung nakaabot ka pala dito, comment ka naman HFK or happy fish keeping. Pa-comment din sa baba. Then ayun, siguro ganito lang yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Good night ulit sa inyo lahat. Let's go.